Okay mga bossing, ayan. So magandang araw po sa inyo lahat. At ayan, welcome back na naman mga bossing dito sa ating channel. So for today's video natin, pag-usapan natin, share ko lang sa inyo. Bibigyan ko lang kayo ng tips and awareness about regarding dito sa ating carburetor ng ating barako. Ayan. So mga bossing, meron lang akong nilinawin regarding dito sa carburetor ng barako na nagiging palagi ang nagiging issue. Okay. So isa rin ba kayo sa mga gaya na iba na hindi ipinapalinis ang carburetor dahil hindi naman nagkakaroon ng problema? Ayan mga bossing, diyan nag-uumpisa ang problema at issue ng ating carburetor. So tigil-tigilan nyo na mga bossing yung ganyang paniniwala na hindi nyo pabubuksan or palilinisan nyo inyong carburetor hanggat hindi nagkakaproblema. So kailan nyo pa ipapaayos at kailan nyo pa ipalilinis yung inyong carburetor kapag kami problema na? So okay lang yun siguro kung meron kayong pambili ng carburetor na alam naman natin kung magkano ang presyo at halaga ng carburetor na original. So ito ay nagre-range from 4,500 to 7,000 sa ibang lugar. Ayan, sa so, Manila, para meron akong na-encounter, may mga kapwa tayong mga mekaniko na nasa mga 7,000 daw yung halaga ng ating carburetor. So dito sa Batangas, ayan, so meron naman tayo nakukuhanan original from Casa. So huli namin kuha ng carburetor nasa 4,500. Ayun. So hindi ko lang alam kung tumaas na ulit ngayon. Ayan. So kung bakit kailangan natin nalinisin yung ating carburetor, yan po mga bossing, ay dahil doon sa ating air screw. So ang carburetor po natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang 4-stroke engine ay makangailangan po ng maintenance. So yung maintenance na tinatawag natin, yan po yung pagpalagay na natin na every 6 months, every twice a year, ganyan. So kailangan po nabubuksan at nalilinisan. So kung bakit ay dahil dito mga bossing, eto, papakita ko sa inyo kung ano yung mga nagiging dahilan kung bakit kailangan nalilinisan at nabubuksan itong ating carburetor. Ayan. So kung ang carburetor nyo mga bossing ay ganito ang abutin or maaaring stack up ang inyong mga air screw. So possible talaga hindi nyo matatiming ang inyong carburetor. Kahit pa 10 ulit ninyong hugasan or linisan ang inyong carburetor, hindi po ninyo mapapatino ang inyong mga carburetor. So hindi nyo mapapatino ang dar, hindi nyo mapapatino ang one kick start or one push start na gaya ng unit na meron sa ating nito. So ito ay halos 3 years bago nabuksan at ngayon lang buti na lang at nabuksan pa natin. So kung merong pagkakataon talaga na sa sobrang tigas, so hindi talaga mabuksan yung air screw, so ayun, doon nag-uumpisa yung problema. So dahil gaya nga sabi namin dito sa customer, so sabi nga niya, bakit na pabubuksan yung kanya carburetor, ay wala naman niyang problema. Okay, so sa isang banda tama naman, kaya lang syempre nawawala kasi yung maintenance ng ating carburetor, kaya nagkakaroon ng ganitong issue. Okay, so yun lang mga bossing, yung isa sa mga tips at mga po pwede kong ibigay na tayo sa inyo na alis-alisin nyo na sa inyong paniniwala yung ganyan na bakit nyo palilinisan or bakit nyo pabubuksan. So ngayon mga bossing, sabi ko sa inyo, 4-stroke engine natin, need natin ng maintenance. Okay,